Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay magtitimpla tayo ng green apple fruit tea at tsaka lychee fruit tea. Isa po ito sa mga best seller po namin guys. Buy one take one po ito, $100 na. So ayan guys, ang uunahin po natin ngayon timplahin ay ang lychee. Oh. Sinasalin lang po siya namin dito para mas mabilis po siya magtimpla. Madali lang po siya guys timplahin. Ganito lang po siya. Napakabilis lang po. Ang sukat po natin dito guys is ano, isang puno at saka isang kalahati na lychee. 40cc at saka 20cc. Tsaka ano pa, 20 pa. Yan. Tapos, lagyan natin ng fructose po, 20 lang siya. 20cc lang po. Kasi matamis na po yung lychee. So, dapat yung fructose po natin is ano lang, 20 lang siya. Depende pa rin po yun sa customer kung gusto niya magpalagay ng sugar or di kaya mas mababa pa sa 20. Yung iba naman, mas gusto nila mas matamis talaga. Ginagawa namin 30, 35, gano'n. Ayan. 20 lang siya ang default namin. Tapos, ang lalagyan natin ng 2 takal ng black tea. Bakit black tea ang ginagamit namin? Dapat green tea. So, sabi ko nga sa unang vlog ko guys, mas nakasanayan po ng mga customer namin na black tea ang nilalagay po namin. So, mas nasasarapan po sila pag black tea po ang nilalagay namin. Kaya pinagpatuloy na rin po namin na black tea ang gamitin namin. So, 2 takal na ganito. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan lang natin ng konting mainit na tubig. Ayan, lagyan na hanggang 300. 300 ml po. Ayan. Saka lang natin shake lang po. Napakabilis lang po siya gawin guys. So ngayon, maglalagay tayo ng sinkers natin. Ang ilalagay natin dito is nata. Ito yung nata namin guys. Ito. Ayan. Ang price po nito is 500. Malaki na to ah. Ilang kilo ba to? 4 kilograms po ang laman nito. Ang price po nito is 500. Ayan. Pero may alam ko may mas mura po, pa po nito sa ibang supplier. Alam ko meron tong nasa 450 lang. Mga ganun. Ano kasi kami kumukuha sa aming supplier talaga kasi talagang legit po yun. Hindi po kami mapipiki doon kasi yung chat time tsaka yung Macau sa kanila po kumukuha ng supplies. So pag ang takal po ng namin ng nata, isang scoop po ito. Yan. Lagyan na po natin ng ice kaagad. Pwede rin pong mauna yung ano, yung tea. Tsaka ayan, sakto lang. Ayan guys. Nata ang sinkers natin. Tabi muna natin siya.
So ngayon, isusunod na natin yung green apple fruit tea. Green apple fruit tea naman ang ito yung pinakamabilis timplahin guys, yung mga fruit tea. Kasi isang ano lang, wala ng lemon, wala ng kung ano-ano na ilalagay. Talagang napakabilis lang po siya gawin. Green apple naman ang titimplahin natin. Ganon din po, kung ano po yung pagtimpla natin sa lychee, ganon din po sa green apple. Dalawang takal din po nito. Ay hindi, isang takal at kalahati po ito. Ganon din po, dalawang takal ng black tea. At syempre, lalagyan din natin ng fructose. 20 lang ang ating default. 20 lang ang ating fructose kasi matamis na talaga yung mga fruit tea. Yun nga po, depende po sa customer natin kung ano po yung level sugar nila na gusto. So sa amin 20 lang. Kaya lagi mas maganda guys kung lagi natin tatanungin yung customer kung anong sugar level nila kasi minsan ayaw talaga nila matamis, ayaw din naman nila na matabang, depende sa customer. Ayun, dadagdagan natin ng konting tubig na mainit. Hanggang umabot sa 300. Yan. At syempre, lalagyan ulit natin ng ice. Ayan, napakasimple lang po rito guys. Lalagyan ulit natin ng ice. Nga pala guys, pag naglagay po kayo ng ice dito, dapat mga tatlong tube ice lang or apat, kasi para hindi masyadong madami. Kasi pag after mo may shake na yung ano, konting ice lang may lalagay mo sa cup. Wala nang lamig. Hindi na siya masyadong, mabilis lang siya matanggal yung lamig. So, ganun lang. Ito yung pinakamabilis timplahin. So, ang sinkers natin na ilalagay ngayon is, ano, fruit jelly po. Ito. Paubos ng aming fruit jelly. So, bibili na naman kami. Ito nga pala, guys, ang price po nito sa aming supplier is, ano, 300 po. Ilang kilo ba to? 2.5 kilogram ang laman. So, isang scoop po ulit. Ayan. Yan ang sukat natin. Siyempre, by one take one tayo, dapat hindi ganun kadamang ilalagay natin para hindi tayo malugi, di ba? Kasi mura na yun, guys. By one take one, 100, dalawa na, tapos ganito pa kalalaki. Sulit na siya, di ba? Ayan. Lagyan ulit natin ng ice. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo unahin. Yung ice ba o yun muna yung tinimpla natin. Ako, mas sanay ako sa ito muna ilalagay ko dito bago yung ice. Kasi mas natatansya ko yung ano. Yung ano para hindi umapaw. So, ayan, kulang pa siya ng ice again natin. So, ito na ang aking buy one take one na lychee at green apple. Ayan. Hindi ko na siya isisild kasi iinumin na namin. Ayan. Ito yung fruit jelly, guys.
Yung iba, karamihan sa customer ko, ang gusto nila is nata kesa sa fruit jelly. Mas mahal nga lang ang ano, nata. Sa bagay, mas malaki naman yun. Yan. Sarap. Ayan. Tikman natin ang ating lychee. Sarap siya, guys. Ba't kaya ganun, no? Pagka sarili mo na yung business na ganito, nakakasawa. Hindi ka na, parang ayaw mo na tumikim pag sa'yo talaga. Parang dati nang wala pa kaming ganito, halos araw-araw kami nag-ganito 100 kasi pa 1 take 1 din doon sa kakilala namin. Sarap. Ako, mas gusto ko rin yung nata kaysa sa fruit jelly. Kwento ko lang sa inyo, guys, dati nung wala pa kaming melty shop, tapo. Halos araw-araw kami nung gumagastos ng 100, 150, or 200. Kasi na-addict din kami dati dito, eh. Tapos, nung nagkaroon na kami ng sariling business na ganito, nitikim, hindi na ako tumitikim. Pag natitimpla yung asawa ko, hindi na ako tumitikim. Kumbaga, nandiyan na sa harapan mo. Kahit anong flavor ang gusto mong timplahin, nandiyan na. Pero hindi na nakakasawa na talaga siya. Sarap nito, guys. Oh. Mas gusto ko yung lychee kaysa sa green apple. Sa mga bagong subscriber ko, guys, salamat po doon. Na-appreciate ko po yon na may mga natutunan po kayo sa akin. Hindi pa po ako ganun kagaling mag-vlog ng mga ganito-ganito. Basta kung ano lang po yung nalalaman ko, yun lang po yung sinasabi ko. Kasi guys, ang totoo po talaga is yung asawa ko talagang taga-timpla dito. Hindi po ako ang nagtitimpla. Although alam ko magtimpla. Kaso, mas gusto ko po, at saka mas gusto rin po ng asawa ko na siya nagtitimpla kasi ngayon pag-shake, diba? Naalog kasi yung mga matres natin. Kaya mas gusto ng asawa ko siya nagtitimpla kasi lalaki siya. Talagang tudong na mas masarap kasi, guys, pagka nasi-shake ng mabuti yung ating milk tea or di kayo yung mga fruity natin tsaka yung mga limonid. Mas masarap po pag nai-shake ng maayos po. Nandito rin po kasi yung technique ng pag yung lasa. Kaya yung mga customer ko, mas sanay sila asawa ko magtitimpla. At saka mas maganda, guys, kung ang taga-timpla natin is hindi pa iba-iba. Para hindi mabago yung lasa ng ating mga milk tea. So, ayan, guys, ang aking tinimpla ngayon. Lychee, green apple. Alin mas masarap sa kanilang dalawa? Depende po sa customer. Ako, kung tatanungin po ako, mas gusto ko po yung lychee kaysa sa green apple. Solid na tayo, guys, dito, diba? Buy one, take one. 100 lang. Pag isa, 65. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ng channel ko, baka naman, pa-subscribe na lang din po. Maraming salamat po, guys. Sa susunod po ulit. Thanks!